Hello, good morning. Today is the most awaited day of my life. Dahil magpapagawa na po ako ng boobs. At ngayon, hindi na po ako nakabra. You know what, guys? Ito na po yung dumating na po ang araw ng aking surgery. For how many days ako maghintay para mabigyan ako ng schedule. Kasi you know, kasi alam niyo naman, nagkaroon tayo ng lockdown because of coronavirus. Actually, nagpa-schedule ako sa aking doktor dapat April 27 pa. Kaso nabutan ng lockdown. I came to their clinic last February 24 para mag-down payment. So hindi pa lockdown. At hindi rin ako nag-expect na magkakaroon ng ganitong ano, ng ganitong problema ang ating mundo. So ganun, kaya ipinagpatuloy ko na lang yung operation ko kasi nga nakakapagbayad na ako. Halos na fully paid ko na yung payment doon. So hindi na pwedeng bawiin. If I have a chance, bawiin ko na lang. Kasi nga walang work, walang pera, kailangan ng pera. Pero hindi na pwede kasi nakapag-down na ako. So tuloy na lang natin ito. Kaso medyo natagalan. Kasi nga, pag magpapa-opera ka, dapat magpapalab test ka muna para kung qualify ka ba ang operahan. Ang first na hiningi sa akin ng doktor is yung February 24, nag-note siya doon kung ano ang kailangan kong ipalab test. More on dugo lang yung CBC, blood typing, blood clot count, yung mga ganun lang. Tapos, nagkaroon ng coronavirus. Nadagdagan siya ng napaka-complicated na mga test. Kasi, complicated siguro yun kasi ang mahal. Ano daw yun for, para mabigyan ako ng infectious clearance. Na ganun. So, Diyos ko, nagdagan for infectious clearance. Like, ano yun? Ferritin? Ano ba? Di na. Basta, pa-ano siya. Para siya sa ano, para ano talaga, yung, ano talaga ako qualified, talaga ako mag-ano, wala akong virus, ganun. Na-stress ako noon. Kasi, ganun, pumunta ako sa isang diagnostic center. Kaso malapit lang siya doon lang siya. Malapit lang sa amin. Isang sakayan lang ang motor. Punta ko doon yung ganun, yung first na hiningi sa akin. Blood typing, hemoglobin, CBC, ganun. Tapos after 2 days ang result, so kinuha ko. Pagpasok ko sa doktor, sinabi niya na, ay may idagdag pa yan, ganyan-ganyan para sa ano, because of COVID, ganyan. Ito pa, nagbigay na naman siya ng 4 yung x-ray. Tapos yung ano na yung para x-ray. X-ray lang yung mura. The rest, Diyos ko, mahal. May 1-2, may 1-8, tapos may 900. May Diyos ko, dahil ganun siya kamahal. Ganon. Tapos pumunta na naman ako sa diagnostic center. Kaso late na ako pumunta hapon na. So ang kinuha na lang sa akin yung x-ray. Hindi na ako kinuhaan, dapat kukuhaan ako ng dugo. Dahil sa dugo, ikukuha yung mga results. Kaso hindi ako nakuhaan ng dugo. Kasi ibabahi pa yun. Dadalhin pa nila yun sa yung mas, ano, mas high-tech, mas advanced na clinic yung dugo ko. Baka ano daw, baka makat-off na kasi malapit na yung mag 4 or 5. So pinabalik naman ako pagkakinabukasan para kuna ng dugo, di ba? Stress. Noon. So bumalik naman ako pagkakinabukasan para kuna ng dugo. Tapos umuwi na naman ako sa amin. So pagkakinabukasan na naman, yun na, pwede ko na makukunin ko na yung result ko. So pumunta na ako doon. So nakakuha ng result. Tapos, ganoon. At kumatok yung sister ko, nakasama ko ngayon. Nasamahan niya ako sa aking journey to my breast implant shot. Okay, so pumunta na ako doon. Sa diagnostic center, kinuha ko na yung result ko, yung para sa infectious, para mabigyan ako ng infectious clearance. So, sabi ng doktor ko, yung mag-opera sa akin, dalhin ko daw doon sa MSF, kay Dr. Lara. So, pumunta ako doon. Naglinya pa ako, kasi parang screening nila, mag-screening sila. Kaso sa labas lang ng hospital, yung sa, ano lang, sa may kilid, basta sa kilid. Mauna po. So, naglinya. Linya, screening pa daw na, pick up na po. So, linya, tapos nasa linya gamay. Oo, social distancing, saka mask. So, tapos ano lang yung mask, cloth lang siya. So, binigyan ako ng ano, medical mask. So, ang ending, kailangan pala ng ano, nang mag-appointment ka muna. So, mag-text ka ba? Magtawag ka ba sa doktor? Malay ko ba? Na, ganun yun. Kasi wala naman sinabi ang doktor ko na magkailangan ko appointment kay doktor na ganun. So, ay, Diyos ko. So, sige, nagpa-appointment na ako. Sinabihin ako ng sekretary niya na balik na lang ako Friday. Friday ako balik. Kasi pumunta ako doon. Wednesday ako pumunta doon. Friday ako pababalikin. Tapos, yun. So, yun. So, pumunta ako doon para for appointment. Ay, Diyos ko. Kasi sa iyo ka masahe. Kasi isang taxi. Sa iyo kay layo biyang panasan to the MSF. It cost me around 100 plus. Charot. So yun na. So bumalik na ako doon by Friday, 2 PM yung ano ko appointment ko sa doktor. So yun na. So yun na naman ako ulit, screening na naman bago makapasok. Yun. Tapos ayun yun na, parang ang ginawa ng doktor is nag-evaluate lang siya sa results ko. Tapos may mga question lang kung masikip ba ang labungan ko, masikip ba, may pagbuba, pero ayun, wala naman. At wala rin akong travel history. Yun, approve, binigyan ako ng infectious clearance. At ang mahal ng bayad, 1.5. Siguro, yan. And I understand naman kasi sa profession nila, syempre, mahal yung pinag-aralan nila, Diyos ko. Mahal yung doktor. Tapos marami pa silang ano. Marami yun sa pinag-aralan kay doktor na yan sila, pero nag-aralan pa rin yan. Kasi may mga ano ako, nakilala ko mga
doktor ng mga nagpapakinggan sa akin. Diyos ko, ilang beses silang nag-graduation. Ilang beses silang papakinggan sa akin. So, ibig sabihin, marami silang, ano, marami silang pinag-aaralan. At ang taga-taga nilang matapos sa kanilang pag-aaralan. So, mahal talaga yung, ano, yung professional field. So, yun na nga, guys. Dumating na yung pinakahihintay ko na araw. June 23. At ang surgery ko daw is 10 a.m. So, dapat andun daw ako by 8 a.m. At ang oras na yun is 6:59. So, mag-prepare lang ako. Siguro by 7:20, aalis na kami kasi maglalakad pa padulong sa mong kanto, medyo late yung gamay. Tapos, pero di man po kayo ang hospital na ako ang paoperahan. So, na, siguro mga 30 minutes, magtaas na ganyan 30 minutes sa biyahe, kaya dahil lang mga biyahe. Sana, di traffic. So, yun na nga guys, dumating na talaga ang pinakahintay ko na araw, yung pinapangarap ko, at pinapangarap ko ng lahat. You know what guys, yun talaga yung ano, pinaka-major na pangarap ng isang bakla na magkaroon ng boobs. Yung pagkakaroon ng kipay, ano na lang yun, parang option na lang yun, parang ano na lang yun kung may extra pera kasi medyo mahal din yun. Ang boobs, hindi siya gano'ng kamahalan pero mahal din siya. Around 100,000 pa rin. Pero yung kipay, medyo mahal yun, parang 500,000 ata yun. At sa ibang bansa pa. At least ang boobs, pwede lang dito sa Philippines, pwede na dito lang din sa Davao. So ganun. So mas madali siyang ipagawa. Kaya yun talaga yung ano, mas pinapriority ng mga kabaklaan. Yung boobs kasi medyo mura lang. Tapos yung ano, pagkakaroon ng kipay, ano na lang yun siya. Bonus, parang bonus na lang. Pero if given a chance, why not? Pag maipon ako sa mga ipon. Yes, ganun talaga guys. So, natapos na po ako mag skin care routine. Maghihilay na ako ngayon. Maghihilay tayo para ano naman. Para hindi tayo mukhang patay pagkatapos ng operation. Kasi according to them, lulak daw pagkatapos ng operation. Kasi general anesthesia gagamitin. Yung parang lasing ka daw. Pero nakatry na ako ng ano, nagpa-opera ako noon. General anesthesia pa yung katulog lang ako. Pag-gising ko, hindi ko na feel yung ano, yung ganun parang lasing, nasusuka. Hindi ko talaga feel. Ako lang mag-isa nagpa-opera noon. Ako lang din ako nang sumakay pa ako ng taxi. Bumaba pa ako na sa isang pharmacy para bumili ng gamot ko. Tapos ganun, kumaran naman ang taxi ulit para mag isa as in. Ganun ako pag-brave. At ngayon, magpapasama ako sa sister ko kasi parang sisip ko, parang major talaga ito kasi bumuksan talaga yung dito. So babae pang padaan ko. So sige, wala namang work ng kapatid ko kasi rest day niya kahit ngayon. Halos sa isang week, parang tatlo lang yung duty niya. Kasi nga, di ba alam niya naman. So ganun, sana mo, I pray na sana successful yung operation ko. Hindi ko karoon ng complications, hindi ako magkaroon ng infection. Sana magumaling ako agad-agad. Kasi may booking ako sa ano, may booking akong wedding ngayong ano, July 25, sana matuloy. Yes. Actually nga guys, yung pagpapaboobs ko medyo parang late na kasi 28 na ako. Ang iba nga dyan, Diyos ko, napakabata pa nila, nagkakaroon na ng boobs. Sis, gusto kaya galing pera nila. Pero okay lang yun, as long as wala sa inyo, napakanta. Ako, magpapaboobs ako with my dignity so clean. Galing talaga, ano yun, sa pag, ano ko yung galingin sa pagtatrabaho ko bilang isang makeup artist. Ganon. May pera talaga sa pagiging makeup artist. Kaya yun yung advocacy ko. I wanna teach out of school youth, especially the LGBTQ members. I wanted to conduct livelihood trainings for out of school youth, especially the LGBTQ members. I wanna teach them how to make profit out from it. And again, in order for them to help their family out from poverty. And hopefully we'll urge them to go back to school. After all, education is the best weapon. Ching! Char lang. Yes. Makeup artist po ako. At yes, at yung pera gagamitin ko po sa pagpapag-moves ko ay galing doon. Grabe no, imagine, 100,000. Kaya pa talaga kitain ng mga ano makeup artist. Kaya huwag niyong ano, minamali ang mga makeup artist, diba? Kasi may pera talaga yan. May pera ang mga ano, may pera sa pag ano, pagiging makeup artist. Kaso ngayon, lockdown, wala ka na. Pero all is good. Just trust the process and believe in God. Charot. Yan, yeah, ganun. So, makikilin po ako ngayon para fresh naman tayo konti. Actually guys, hindi ako kinakabahan. Excited, more of excited ako. Kasi nga matutupad na talaga. Pero actually hindi ko naman masyado ano. Yes, oo, dream ko magkawa ng boobs. Pero yung parang ano ako, yung parang ano talaga ako, gusto ko talaga, push ko talaga. Hindi lang masyado. Yung ano lang din, yung parang if given a chance, why not? Yung ganun lang din ako. Oo. Masyado na akong late sa pagpa-naka-design ako. Actually noon, pag gusto ko na talaga. Kaso lang, hindi ako makahanap ng time. Kasi as a makeup artist, parang medyo busy din kami. Yung hindi pa nga dumadating yung month, parang puno na yung schedule. So dapat, kasi dapat pag nagpapa-opera ka, dapat daw 1 month ka mag-bed rest. Tapos mga narinig ko, kahit mga 10 days daw, pwede ka na daw magalaw-galaw. Pero nga, bawal mag-bitbit ng mga mabibigat na bagay. Tapos sa makeup artist, makeup kit mo, ang bigat mo, makeup kit, ring light, tapos makeup chair pa. Di ba may assistant naman, pero hindi naman pwede ipadala sa lahat sa assistant lahat. Kaya hindi talaga ako makahanap ng time noon. Oo pa talaga dapat. Actually, may budget naman pala. Hindi na ako mag-ipon.
kaso lang, oh, oras talaga. Tapos yun, yung naka-decide na ako na magpa-opera, pumunta ko doon ng Feb 24. Tapos gusto ko ng schedule ko, gusto ko sa operation ko is April 27, kasi yun yung ano ko, yung sa schedule ko, so sa events ko na, ano, parang 10 days na siya, kasi 27 walang event, so hindi na ako tatanggap hanggang, tapos may nakabook na ako na ano, wedding ng May 8, so mga ano, mga tama-tama yung mga 10 days talaga yung ano ko rest. Yung parang 10 days na yung inallowance ko, kasi feeling ko naman, ayun naman may, ano ko yung sarili ko na ano, hindi naman ako ariyat, at feeling ko madali lang ako gumaling, kasi yun, nagpapara na ako noon, ang dali ko din gumaling, nagtrabaho ako agad. Yun, kaya medyo natagalan ako, kasi wala akong time para mag-opera. Okay, ituloy na natin ang game time. I wanted to share it with you, not to brag, but instead to inspire. To inspire that na mag-work hard para maabot yung mga gusto nyo, makatulong din kayo sa family nyo. Yeah, I'm already done na. And actually guys, hindi ako pwede kumain, hindi ako pwede inoom na. Wala akong kain ngayon. Ganyan talaga yun, nagpa-opera ka. Makasiguro naman kasi nga. Feeling ano daw, feeling lasing daw pagkatapos, so masusuka, so para wala kang masuka, hindi ka pwedeng matulog at hindi ka pwedeng kumain. Yeah! Alam, magliquid eyeliner na lang ako, kaso hindi naman nakapagin ko. Ambitiosa rin siya, napaganda rin siya. Kaya guys, samahan niyo po ako sa journey ko, to my boob implant, ganoon. Yeah, at hindi ako natatakot, sobrang excited ko talaga gabi, hindi ako makatulog kagabi. Late na ako nakatulog. Ay, nag-attempt ako matulog. Mga 10 na ako. Pero hindi talaga ako makatulog. So, nag-YouTube ako. Ganun. Tapos, may nakatulog ako by 1. Tapos, maaga pa ako nakagising. Mga ano, 4 to 6. Dapat 6 ako gising. Pero, gising ako by ano, 4:30. So, ganun lang niya. So, yun lang po. Update ko lang po kayo mamaya. At ngayon, nandito na po ako sa clinic. At, naghihintay na lang po na tawagin na ako. At, nag-prepare na po yung mga ano, gagawa ng tips ko po. Update ko po kayo mamaya. Hello guys, tapos na po ako maoperahan, as in kakagising ko lang, pero wala akong naramdaman na ano, yung like sabi nila parang lasing mo, siguro sanay lang talaga ako. Update ko kayo mamaya. Hello guys, at ngayon nakauwi na po ako agad-agad sa aming bahay, and thank God the operation went well. Madali lang din siyang natapos. And I'm so happy. As of now, hindi pa siya ganun kasakit. Medyo lang. Medyo. Actually, nakahiga na ako ngayon. Kukunin ko sana yung cellphone ko na nasa lamesa. Hindi ako makatayo. Diyos ko, Lord. Kasi siya syempre pag tumayo ka, so may force. Parang masakit siya ganun. Ngayon, pag like kumakamot ako sa mukha ko, tapos inaabot ko, pero medyo ano siya, masakit siya, pero kaya pa namang iganon, kaya pang iangat ng konti. Pero baka bukas nito, o di kaya mamayang gabi, hala Diyos ko Lord, baka sobrang sakit niya. At ito na po siya guys, ang dibdib ko ngayon hanggang leeg pa muna, pero eventually, bababa din ito. Yun lang po. And mag-update po ako every day ng ano, ng improvement po ng aking boobs. Mga ano, mga 7 days. I will be updating mga 1 week. Mag-update po ako, mag-video ko every day po. Thank you. Thanks for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel ko para bongga na. Bye. Kali pwede mo.